Good morning po sa bawat isa. Ako po muli si Kizeya Keren Marbella and welcome po sa Recharge Daily. At kami po ay natutuwa na makita at makasama po kayo muli sa umagang ito. At bago po natin simulan bago po tayo magsimula sa ating mga gagawin o ang ating araw, tayo po muna ay magpakabusog sa salita ng Diyos. And sigurado po ako na naka-ready na ang inyong mga notebook, ballpen, ang inyong mga Biblia at higit sa lahat, ang inyong mga sarili. At sa atin pong pagsisimula, tayo po muna ay manalangin. Yes, Lord. Father God, maraming pong salamat sa panibagong buhay at kalakasan na ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin. At salamat po dahil meron po kaming Diyos na buhay at Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Salamat po dahil patuloy naming mararanasan ang iyong pag-iingat, pangangalaga at pagpapala sa buong maghapon. Dalangin ko rin po sa iyong lingkod na magbabahagi sa umagang ito. Itago mo po siya sa iyong likuran at bigyan ng sapat na katalinuhan, kaalaman at kalakasan upang buong tapang niyang mahayag ang katotohanan ng iyong salita. Dalangin ko rin po sa lahat ng makikinig, puspusin mo po ng iyong banal na espiritu ang kanilang mga puso't isipan upang maunawaan nila ang mensahe sa umagang ito. At dalangin ko rin po na ang mensahe sa umagang ito ay magbigay ng kapayapaan at kagalakan sa puso ng bawat isa. Muli, binabalik ko po sa iyo ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Here I am, down on my knees again, surrendering all, surrendering all. You drew me near, desperate for you, desperate for you. I surrender. As mercy and grace unfold, hungering thirst, I hunger and thirst. With arms stretched wide, I know you hear my cry. Speak to me. Like a mighty
name of Jesus. I surrender. I surrender. I wanna know. Church, continue to be in the presence of the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. It's our desire, Panginoon, to worship you. This is my desire to honor you. Lord, with all my heart, I worship you. Have your ways in me.
praise, Lord. Hallelujah, Jesus. Pagpapalakpakan natin ng Pagpalang umaga po, mga ka-recharge. Sa oras pong ito, darako na po tayo sa pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos. Nakahanda na po ba ang inyong mga Biblia? Ang teksto pong ating babasahin sa umagang ito ay matatagpuan sa Mark chapter 5, verse 24 to 34. Marcos, kabanatang 5, talatang 24 hanggang 34. Sabayan niyo po ako sa pagbasa kung nahanap niyo na po. Mark chapter 5 verse 24 to 34. A large crowd followed and pressed around him. And a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. And she had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had. Yet, instead of getting better, she grew worse. Verse 27. When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak. Because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Immediately, her bleeding stopped and she felt in her body that she was freed from her suffering. Verse 30. At once, Jesus realized that power had gone out from him. He turned around in the crowd and asked, "Who touched my clothes?" But Jesus kept looking around to see who had done it. Then the woman, knowing what had happened to her, came and fell at his feet and, trembling with fear, told him the truth. Last verse. He said to her, "Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering." Glory to God sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, we worship you, we glorify your name. Thank you once again, Lord, for another beautiful new day that you have given us. Thank you for this opportunity to study your word. Forgive us, Lord, for all the sins that we have committed, and we are asking for the Holy Spirit to be upon us as we study your word
and help us to understand your message for today. Please be with me, Lord. I can never do this without you. And may your name be glorified. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Sa teksto pong ating binasa, ito'y patungkol sa isang babae na 12 years nang nagsasuffer from bleeding. Ito po ay aking binigyan ng pamagat na a persistent faith. Let us define first what is persistent. As per dictionary, persistent means continuing to do something or try to do something even though it is difficult or other people want you to stop. Ibig sabihin, kahit anong problema, kahit anong pagsubok o challenges, kahit gaano man kahirap yung pagdadaanan, anumang hadlang na kailangan mong lampasan, hindi ka susuko hanggat hindi mo na nakakamtan ang iyong ninanais. And that is persistent. Sa umaga pong ito, pag-aralan po natin, ano ba yung characteristic of a persistent person? Base po sa ating binasa, a persistent faith, number one, has a strong endurance. Sa verse 25 to 26, basahin po natin ulit. She had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had. Yet, instead of getting better, she grew worse. 12 years of suffering from bleeding. Ibig sabihin, sa mga kababaihan, non-stop menstruation. As a female, once a month lang natin ito nararanasan. For 2 to 7 days, maximum. But this sick woman experienced for 12 long years. Grabe ang kanyang endurance. Pabalik-balik na siya sa doktor. Siguro hindi lang second opinion, third opinion. In 12 years, marami na siyang nakonsulta. And yet, instead na gumaling, mas lalong naging worse yung kalagayan niya. So this woman has a strong endurance. Gayahin po natin itong sick woman. Kahit napakahirap ng kanyang pinagdadaanan, hindi siya nawala ng pag-asa. Sabi sa James 1:12, "Blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him." Panghawakan po natin ang pangako ng Panginoon. Number 2, a characteristic of a persistent person, boldness in action. So verse 27 to 28, when she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak, because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. This woman is very firm in her decision. Nang nabalitaan niya na si Jesus nagpapagaling, anumang mga karamdaman, kaya niyang pagalingin, pumunta siya doon. Kaya nang nagkaroon siya ng pagkakataon, hindi na niya ito pinalampas. Kahit maraming tao, alam naman natin kung saan naroon si Jesus, madaming tao. Kasi madaming gustong ma-experience ang kagalingan. Pero pinilit niyang makipagsiksikan doon sa crowd para makapunta sa Panginoong Jesus. Noong panahon, kapag may ganito kang klaseng sakit, you are considered as unclean. Hindi ka pwedeng makisalamuha sa mga tao, kaya wala kang way para makapunta doon sa crowd. But this woman,
she risked her life. Kahit alam niyang hindi pwede, hindi yun naging hadlang sa kanya. Sapagkat sinabi niya sa kanyang sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit. Gagaling na ako. What a faith she has. We need to be bold in what we believe. Do not be deterred by the circumstances and do not be discouraged. As the Word of God says in Mark chapter 9, verse 23, all things are possible to him who believes. A persistent faith needs boldness and action. Nang maramdaman ng Panginoong Hesus na may lumabas na kapangyarihan sa kanya, nagtanong siya sa crowd. Sabi niya, sino yung humipo sa aking damit? Subalit sumagot sa kanya yung kanyang mga alagad. I-paraphrase ko lang po. Nakita mo na ang daming tao, tapos ngayon magtatanong ka kung sino yung humipo sa iyong damit. But aware si Jesus, sapagkat alam niyang may lumabas na kapangyarihan mula sa kanya. Kaya lumingon-lingon siya upang tingnan kung sino yung humipo sa kanyang damit. And dahil aware yung babae na siya yon, na gumaling siya mula dyan sa karamdaman niya, nanginginig siya sa takot na lumapit sa Panginoong Hesus at nagpatirapa at ipinagtapat ang buong katotohanan. And that is the point number 3. Humbleness before God. So verse 33, now the woman, knowing what had happened to her, came and fell at his feet and trembling with fear and told him the truth. We have to acknowledge the source, and that is our God, and thank God for his goodness. And we also have to thank God in advance for all that he is doing in our life, even though sometimes you can't see it. You have to thank God. As the saying goes, persistence is the key to success. Persistence is the key to success. So Micah chapter 7 verse 7, sabi po dito, but as for me, I watch in hope for the Lord. I wait for God my Savior. My God will hear me. Panghawakan po natin ang salita ng Diyos. There is power in persistence. Kaya kung ano man yung pinagdadaanan mo, kapatid, huwag kang mawala ng pag-asa. Kagaya ng sick woman na to, na hindi siya nawala ng pag-asa. So be persistent. Naway, meron po kayong napulot sa ating pinag-aralan ngayong umaga. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, we honor you, we give you thanks. Thank you for your message this morning. Please help us to have these characteristics of a persistent faith, to have a strong endurance, to be bold in our action, and not to forget that you are the source of everything. Lord, thank you so much for this day. We give you back all the praises, honor, and glory. In Jesus' name, amen. Ano man ang kanilang sitwasyon, dalangin ko, Panginoon. Hallelujah. Nahigit madaman nila, Panginoon, ang iyong dakilang pag-ibig. Mula noon hanggang ngayon, hindi nag-value, Panginoon, ang iyong kadakilaan sa aming buhay. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Sa bawat araw, pag-ibig mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami pinabayaan. Bawat sandali ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay. Sa bawat araw, pag-ibig mo ang laging nararanasan. Walang oras na kami
iyong iniwan bawat sandali. Ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay. Kaya naman, O Diyos, wala kami ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Walang hanggang papuri sa'yo iaalay, walang hanggang pasasalamat sa'yo ipibigay. Napakabuti mo, Diyos, sa aming buhay. Paanoon hanggang ngayon, di ka nagbabago, kapag kailan pa man. Hallelujah! Purihin ang Diyos sa mensahe ngayong umaga na ibinahagi sa atin ni Sister Maricar. Ngayong umaga ay lahat po ba ay napagpala? Kung ngayon po ay darako na po tayo sa pananalangin. Oh, hallelujah, Father God. We thank you, Lord, for this beautiful morning, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, salamat sa panibagong buhay na pinagkaloob mo sa amin. Salamat, Lord God, sa patuloy mong paggabay at pagsama sa amin sa isang buong linggo, Panginoon. Lord, ngayong umaga, dinudulog namin, Panginoon, ang aming mga kapatiran, Lord God. Sa umagang ito, Lord God, dinadalangin namin, Lord, na sa muli, Lord God, ay samahan niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga gagawin, Lord God. Hinihiling namin, Panginoon, ang iyong patnubay sa mga magtatrabaho, Lord God, sa umagang ito, Lord. Gabayan niyo po sila, Panginoon. Ingatan niyo po sila, Panginoon, sa kanilang pagsakay. Lord, you ask your divine protection, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, na papasok sa trabaho, sa mga frontliners, O God. Lord, salamat, Panginoon, sa mga biyaya na natatanggap namin sa araw-araw, Lord God. Lord, dinadalangin namin, Lord God, ang mga nangyayari sa paligid namin, Father God, lalong-lalo na, Panginoon, ang nararanasan namin, Panginoon, na pandemic, Lord God. Lord, sa mga ito, Lord God, sa mga nangyayari, Lord God, wala po kaming magagawa, Panginoon, kung wala ka sa aming mga buhay, Lord God. Kagaya, Panginoon, ng iyong salita, Panginoon, na yung babae, Panginoon, na nagdurugo, Lord God, ang kanyang pananampalataya, Lord God, ay kanyang pinanindigan, Panginoon. Lord, tulungan mo po kami, Panginoon, na palakasin ang aming faith, Panginoon, sa inyo, Lord God. Sa kabila ng mga circumstance, Panginoon, aming nararanasan, Lord God, tulungan mo po kami, Father God, na sa iyo lamang, Panginoon, magtiwala at lubos ang magtiwala sa lahat ng mga nangyayari, Panginoon. Sapagkat, Panginoon, sa iyong mga kamay, Lord God, kami ay ligtas, Panginoon. Lord, sa bawat isa, Panginoon, dinadalangin ko, Lord God, na muli mo pong sa lahat, Panginoon, na may mga karamdaman sa oras na ito, Lord God, hinihiling po namin, Panginoon, ang iyong pagpapagaling, Lord God. Ilapat niyo po, Panginoon, ang iyong makapangyarihang kamay, Panginoon, sa kanilang katawan, Lord God. I declare healing, Panginoon, sa bawat isa, Lord God, sa umagang ito, Lord God. Sa lahat, Panginoon, ang mga may pangangailangan, Lord God, financially, Lord God, walang makain, Panginoon. Lord, ikaw po ang great provider po namin, Panginoon. Magpo-provide ka, Lord God, ng mga pangangailangan ng aming mga kapatiran, Lord God, sa oras na ito, Panginoon. Lord, dinadalangin din po namin, Panginoon, ang aming bansa, Lord God, ang mga namumuno, Panginoon. Lord, i-guide niyo po sila, Panginoon, sa lahat ng mga decision-making na kanilang binibitawan, Lord God. Maghari ka, Panginoon, sa mundong ito, Lord God, ang iyong pagmamahal at kapayapaan, Panginoon, ang maranasan namin, Panginoon. Ingatan niyo rin po, Panginoon, ang mga pastors namin, O Lord God, na patuloy, Panginoon, na si-share ng iyong salita, Panginoon.
Patuloy na lumakas, Panginoon, ang spiritual na buhay, Panginoon, ng bawat isa, Lord God. At laging manatili sa iyong presensya, O Lord God. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo at pag-iingat lagi sa amin. Sa iyo lamang po namin, Panginoon, binabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Maraming salamat sa buhay ni Tita Marie Carbina sa pagbabahagi sa mensahe sa umagang ito. And alam ko po na ang bawat isa na nakapakinig ay may natutunan sa mensahe natin. And alam ko rin po na itong natutunan natin ay hindi lamang mananatiling learning bagkos maa-apply po natin ito sa ating mga buhay upang tayo ay maging daluyan ng pagpapala sa ating kapwa. And salamat din sa buhay ni Tita May Bermas sa pangunguna sa ating panalangin sa umagang ito. Kung kayo po ay may mga prayer concern or prayer request, maaari niyo po itong i-comment sa ating comment section. Inaanyayahan ko rin po ang bawat isa na patuloy na suportahan ng ating YouTube channel na Praise Assembly Legazpi sa pamamagitan po ng pag-subscribe, pag-like, pag-comment at pag-share ng ating mga videos maging sa ating Facebook page na Praise Assembly AG. And maaari nyo rin pong balik-balikan ang ating mga past episodes dito po sa FB page at YouTube channel. Muli, maraming pong salamat sa patuloy na pagsama sa amin at magkita-kita po tayo sa susunod na Recharge Daily.